Ka-Surplus, welcome back again sa ating YouTube channel, Cedio Truck Surplus TV. So today, medyo malungkot yung araw natin yun, ha. Sobrang ano tayo, sobrang mingaw, no? So walang katao-tao talaga, walang ano. Pero meron tayong isang buyer dito, pumunta. Yun lang tinatrabaho natin. So kasama ko si Boss Alas. Ayan. So anong gagawin natin, pal? Wala, tambay lang. So yan lang mga ka-Surplus, no? Sa hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat nating mga video. So ngayon, tuturo ko na lang kayo dito sa loob. Hahanap tayo ng anong matatrabaho natin dito. O baka gusto nyo ito titignan yung ano, buong specification dito. So pwede rin, no? Gawin natin ang content to. Pero tapos na to, nag-vlog na tayo dito. Pero dito muna tayo sa mga 6RT natin. So ngayon, sa 6RT mga ka-Surplus, titignan natin yung anong mas advantage doon sa 6RT or disadvantage dito sa 6RT or advantage dito sa 6RT na disadvantage doon sa 6RT. So yan pala, meron tayong client. Sarado. Okay. Siguro, ito na lang siguro muna ang content natin ngayon. Titingin tayo ng ano. Kasi kinukuna natin ang stencil tong Puso Super Grid na to. So baka mabintan na to mga ka-Surplus. Ayan si Boss, ano? Boss Darex ng Just Trading. So yan, napakaganda dito sa unit na to mga ka-Surplus. Ay kasi meron siyang enclosure na windbreaker pati yung sun visor. So sobrang napaka-press nitong unit na to mga ka-Surplus, kaya ano no, kahit ako naman mga ka-Surplus, kung papipiliin ako ng unit dito siguro bukod sa mga Puso Super Grid lang na kategori, so dito ako kukuha. So ayan, titignan natin yung makina. So ayan, sobrang napakalinis, napakasarili yung unit. Ayan, dito nga sa ano niya eh, sa kanyang mga ano. So iwan ko kung anong tawag dyan. So pare, anong gagawin natin dito? Si Boss Darex pala, no? So ayan, no, kung pupunta kayo dito, hanapin nyo lang kung sa wiring trouble or sa mga tawag dyan, pwede, anong kaya mo sa ano, mga unit? Kahit anong unit, boss, kahit anong okay. Unit, sir, ma'am, kahit anong trouble po yan, kaya natin yan. So ayan, meron siyang YouTube channel na hindi pa siya nagkapag-upload. Siguro pwede na rin natin siya suportahan sa kanyang channel. So ano yung tawag sa channel mo? Yung pangalan pala ng kanyang channel is Truck Electrical Vlogs. So yun po yung channel niya. So mag-upload po muna kami doon bago kayo mag-upload. So ilalagay ko na rin yung link niya doon sa ibaba. At si ano, si Boss Darex, meron ka bang channel, Boss Darex? Ha? TV5. So ayan, si Boss Darex hindi nakapagsalita. So anong ginagawa na ni Darex dyan? Nag-i-stencil po si Boss Darex. So titignan natin mga ka-Surplus kung anong ginagawa pag mag-stencil. So anong mga kukunin natin dyan. So una natin kukunin mga ka-Surplus yung engine number. Siyempre yung engine number. Smarter! Yan, singer pala si Boss Darex. Singer siya, singer. So kailangan meron tayong bond paper. So anong mga equipment ang gagamitin natin dito? Bond paper, tape, hindi, discus tape. Ito, discus tape. So ayan, oh. Packaging tape. So yun po ang ginagamit natin. And then carbon lodi. So ayan, ganyan po ang pagkuha ng stencil, lalo na dyan sa engine number, napakahirap kunin. So alam ko dito ang pinakamahirap kukunan ng stencil itong 6RT. Kasi nasa ilalim po yung ano niya, engine number eh. Tapos
sobrang ano talaga, sobrang napakahirap. Masikip yung ano, masikip yung pagkukuha ng stencil doon kasi kailangan mo pa yun na hidhira ng ano, carbon. Yung tawag din carbon yun, carbon paper. So hidhira ng carbon paper yung engine number. So yung engine number kasi nakalagay dito sa mga 6RT na to is nasa ano, sa ilalim. Tapos maraming mga wirings, mga fittings. Yun po ang napakahirap doon kasi ano, mahigpit yung ano. Ay, mahigpit yung tawag dyan. Ayan na naman si Boss Alan. So ayan oh, mayroon tayong bubble top dito. O baka gusto nyo to. So ayan oh, wala tayong mga ginagawa ngayon. Nagpapasalamat pa rin tayo sa araw na ngayon kasi mayroon kumukuha dito ng stencil. So dagdag sa dagdag naman to ng ano. Siyempre kailangan mayroon tayong trabaho. So ganun pala pagkuha no. Mga ilang piraso ganun. Sa engine 5 piraso. 5 piraso. Chassis 5 piraso din. Okay. So yun lang po ang mga ginagawa namin mga ka-surplus. So dito sa ating vlog mga ka-surplus, siyempre nagba-vlog tayo ng mga units at mga Japanese used truck. So yung mga available po natin, ibabanggit ko na lang po sa inyo. Meron tayo dito ang mga airbag suspension na Wingban 6MC20 kasi yung unit po natin mga ka-surplus is almost 6MC20 po ang available natin dito sa loob ng yarda. So located po ito ng Zone 1 Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City, sa company po ng Just Trading. CDO brands po to kasi meron tayong min doon sa Subic. So lahat po ng mga unit natin mga ka-surplus is fresh from Subic. And then CBO po no, CBO. So ang ibig sabihin ng CBO mga ka-surplus is completely build up. So anong tawag doon sa CBO? Completely build up. Tuturuan na lang kita, putang ina. So yan lang ng mga ka-surplus. Sana ma-monetize tayo ngayong buwan na to. Kasi mayroon akong gagawin ng mga vlogs, content na magsa-charity tayo, no? So, mamimigay po tayo ng kaunting bigas sa mga ano natin, mga kababayan natin dito sa Cagayan. Pero hindi naman tayo tinatamaan ng bagyo dito, ng paing, bagyong paing. Pero mamimigay pa rin tayo yung ano. Mamimili lang tayo ng tao na bibigyan natin, karapat dapat na bigyan ng bigas. Okay ba yun plano natin? Oo, lalo na mga matatanda. Oo, yun. Yung hindi nakapagtrabaho dahil sa ano, pandemic. Pero ayun, balik normal naman tayo ngayon, yung normal. So siyempre, siyempre, meron na mga trabaho. Pero may, ang iba rin, hindi nakapagtrabaho kasi mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Lalo na required na yung mga requirements na kailangan natin i, ano, ipapasa natin doon sa company na in-applyan natin. Mahirap pare kasi mahal yung ano, sa barangay clearance merong bayad, sa NBI merong bayad. So yung mga requirements na yan mga ka-surplus, so very hard to get because kailangan ka ng pira. So money involved pa rin. Kaya nga tayo naghahanap ng trabaho kasi wala tayong pira. Wala tayong panggasto, wala tayong pambilin bigas. So yun lang unahin natin mga ka-surplus. Kung meron tayong cash, bibigyan natin yung karapat dapat din. Gusto niya magtrabaho, hanapan natin ng trabaho. So yan o. So hindi lang siguro track lang yung content natin. So magko-content din tayong ganun. So hindi naman sa porkit na tumutulong tayo, merong camera, normal po kasi para kikita rin tayo dito sa vlog. Normal po yun na ibibideo natin para meron tayong magawa ng content. So ito po yung yarda namin mga ka-surplus. Sa Just Trading po dito sa Biporo Westbound Terminal. So malapit-lapit lang po to sa kalsada at malapit-lapit lang din dito sa Westbound Terminal ng Bulwa. So meron po tayo makikita dyan mga ka-surplus, yung Just Trading na at billboard. So yan po, Just Trading Surplus Japan, Fresh from Japan. So yan, meron dyan na ano no, makikita natin billboard. Alas 12 na ba de?
So yun lang mga ka-surplus, sana nagustuhan nyo itong vlog natin. At sana huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Studio Truck Surplus TV. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga video. So yun lang po mga ka-surplus, thank you and God bless.